Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa panibagong defense agreement na papasukin ng Pilipinas sa bansang Japan. Ano ang magiging reaksyon ng China tungkol dito? Makakatulong ba sa pag-de-escalate ng tension sa South China Sea or West Philippine Sea, o lalo lang magbubunga ng pambubuli ng China sa ating mga kasundaluhan sa Yungin Shore? Okay. So, dito po sa dalawang news ito. Una, ABC News. Title, Japan and Philippines trying to finish defense pact for signing in Manila as alarm grows over China. So ito na, magpipirmahan na ang Japan and Philippine government sa kasunduang militar. Nakalagay dito sa news ng ABC News, July 8, magmi-meeting ang Defense Minister and Foreign Affairs Minister o Secretary ng dalawang bansa dito sa Pilipinas para i-formalize itong defense agreement na ito. Okay, so dito sa Philippine Star, balita na sa atin. Philippines, Japan, close to signing access deal. So itong access deal, ito na yung defense agreement na sinasabi ng ABC News. Okay, ito. Ang tawag dito is Reciprocal Access Agreement, RAA, between the Philippines and Japan. Okay. Could be a milestone that can convince other countries of the need for a broad united front to maintain rules-based international order in the South China Sea. Yan po ang pahayag ng Philippine Navy spokesman for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Benson Trinidad. Okay? Pipirmahan na July 8, tawag nila yan is 2 plus 2 meeting, ministerial meeting. Okay. Dagdag ng Navy spokesman, this will be a very historic activity considering that the international community now understands a broad united front has to be put in place in order to check any attempts to disrupt the role-based international order. Okay. This is not just a fight of the Philippines. This is every country's and its international law which should prevail here. So hindi lang daw laban ng Pilipinas ito, laban ng karamihang bansa na ang gusto is rules-based international order. Okay, that's good. Okay. So ano itong reciprocal access agreement? I-compare natin dito sa meron tayong visiting forces agreement with the US. Okay. Nung napaalis na po ang US military bases sa Pilipinas, nung pumutok ang Pinatubo, Clark, Subic, wala na. Wala na, hindi na makapasok ang mga Amerikano dito. Kaya nagkaroon ng Visiting Forces Agreement that will allow American forces, soldiers, sailors, or ano, na magbisita sa Pilipinas. Ganun po yun. Ngayon, bisita lang yung US. Hindi pwedeng magtagal. Hindi pwedeng magtira sa mga kampo.
yung BFA nadagdagan ng EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement. Anong ibig sabihin nun? Ang mga Amerikanong puwersa makabisita sa Pilipinas, at the same time, pwede silang mag-stay sa mga kampo, AFP camps. So, nadagdagan. So, noong una, lima lang. Panahon ng Aquino administration. Ngayon, panahon ng Marcos administration, naging siyam. Kailang, according to Senator Aime, yung kanyang video na kumakalat, 17 EDCA sites na. So, dati, dalawang American bases lang nasa Pilipinas. Ngayon, siyam na. Or, 17, I don't know kung alin ang tama. Basta dumami. So, klaro, ang presensya ng US forces sa Pilipinas is tuloy-tuloy na. Hindi na yan mawawala. Okay, dito naman sa Japan, reciprocal access agreement, medyo mas maganda. Bakit? Itong reciprocal access agreement mag-aalaw sa Japanese forces na magbisita dito sa ating bansa for training purposes. At the same time, ang Pilipinas, pwede rin Philippine forces, soldiers, sailors, airmen, ganun, pwede rin magbisita sa Japan to train sa Japan. So, maganda. Ano? So, I'm just wondering, bakit wala tayong reciprocal access agreement sa US? Kung meron mang sundalong Pilipino na napupunta ng US, mangilan-ilan lang. Isa, dalawa, ganun lang. Kailang dito sa Japan, parang by unit madamihan, which is good. So, yun po. Talagang for signature na yan. So, lumalabas, dumarami ang kakampi ng Pilipinas in case na may mangyari sa mga pinag-aagawang teritoryo. So, ang tanong, ano ang reaksyon ng China dito sa pipirmahan na access agreement with Japan? Wala lang ba? Kibit-balikat lang ba? O medyo lalong magagalit ang China sa atin? Kasi baka ang tingin ng China, talagang pinagkakaisahan na ng maraming bansa ang China. I don't know kung ano ang idea ng ating administration, itong kanyang foreign policy na ngayon na alliance building na nga eh. Kabaliktaran sa mga pahayag ng candidate BBM nung kampanyahan pa, no, bago eleksyon 2022, ang sabi niya, tanda ko pa, sabi niya, wala, hindi pwedeng makialam ang ibang bansa. Ang gusto ko, dialogue lang with China. Ganun ang malala ko yung interview ni Boy Abonda sa mga candidates. Very clear yung sinasabi ng candidate BBM noon na ayaw niyang makipag-alyansa sa mga foreign navies. Kasi West Philippine Sea. Ayaw niya. Yung ibang kandidato, Lacson, Lenny, Isko, Pacquiao, gusto. Yung kandidatong BBM lang ang nagsasabi na hindi pwede. Lalo tayong magugulo pag nandyan ang mga foreign powers, foreign navies. Ngayon, baliktad ang nangyayari. Baliktad. So, alliance building ang ginagawa ng administrasyong ito. So, yun ang tanong. Ano ang gagawin ng China? Matatakot kaya ang China? Hihinto na ba siya sa claim niya yung 10 dash line? Medyo maglaylo na ba siya dahil ang Pilipinas, kakampi na ang Japan, kakampi ang US, ala, name other countries, Germany, France, kakampi na. Ano sa tingin niyo? Matatakot na ang China? O lalong palaban?
Yan ang tanong ngayon. Kung ano ba yung kasabihan natin? Ahas ba? O kung makorner mo ng isang ano, ay talagang kakagat na lang dahil lalaban na lang siya. So, let's see what will happen. Nagpapanik ngayon. There is panic sa mamamayang Pilipino. Kaya nga, meron ng mensahe ni in-interview ng media si General Browner. Sabi niya, don't panic. We are in control. Hindi tayo magkakagyara. Ganon ang sinasabi niya. Kasi hindi mo maiwasan yung panic na nalalapit na yung gyera. Kasi nandyan na yung presensya ng Amerikano sa Pilipinas. Nandyan na yung mga missiles ng US sa Pilipinas. Nakatutok na sa China. O yung sabi naman ni Senator Aimee na may plano daw ang China. Daw ah. May plano daw ang China. Nakatutok na ang hypersonic missiles ng China. Targeting 25 targets sa Pilipinas. So, all these things dumaragdag sa pangamba ng maraming Pilipino na baka magkakagyera na tayo. Sana naman hindi. Sana naman tama lahat itong ginagawa ng ating pamahalan, yung alliance building nila. But then, isa lang ang aking dasal para makaiwas tayo itong mga pangamba. Kailangan natin ng presidente sa US na ang foreign policy niya is world peace. Ano yon? Yun po, sino yun? Si ex-president Donald Trump, kakandidatong presidente ulit ngayong November 5 na election. Pag nanalo si Donald Trump, I believe, malesen po ang tension sa buong mundo. Dahil ayaw po ni ex-president Donald Trump ng ganyang mga gulo. Ang gusto lang niya is make America great again. Negosyo lang ang kanya. Palakasin ang economy, palakasin ang negosyo ng US para maging malakas, great nation ulit ang Amerika. But when it comes sa mga ganyan, mga geopolitics, mga gera-gera, ayaw ni President Trump ang gera.